Kinagiliwan noon ang isang beke na nagawa pang rumampa sa presinto kahit sugarang matapos masangkot sa rambulan nilang magkakaibigan sa Pasay City. Ngayon mga kaibigan, isa na siyang matagumpay na may-ari ng pinipilahang Parisan. Ulat ni Von Aquino sa 24 Horas Weekend nitong Sabado, ibinalita ang pagrampa ni Dio Balbuena aka Diwata. Nagtamo ng sugat noon sa noo si Diwata matapos saksakin umano ng kanyang kaibigan. Nagugat umano ang gulo nang magalit ang mga suspek nang paalisin niya sa ilalim ng tulay sa Pasay matapos niyang mahuli sila na gumagamit ng ilegal na droga. Nagmula sa kalangitan, lumagpak sa kalupaan. Narito na sa iyong harapan ang nag-iisang Diwata na mukhang kawatan, sabi nga ni Balbuena. Nang muling bisitahin ng GMA Integrated News si Balbuena, mayroon na siyang ngayong Parisan business sa Jukno Boulevard. Napatrubak pa si Diwata nang muling ipanood sa kanya ang balita tungkol sa kanya noon. Sabi ko, ako ba to? Hindi ako makapaniwala na ako yon, sabi ni Balbuena. Nagkaayos na umano sila ng kanyang mga kaibigang nakaaway noon. Okay naman na kami. Kumbaga, nagkapatawaran na kami. Dagdag pa ni Balbuena. Kapansin-pansin ang box office na pila sa Parisan ni Balbuena na may mga sangkap na lechong kawali, chicharong bulaklak, sabaw ng pares, soft drinks at only rice. At alam nyo ba mga kaibigan, ito nagkakahalagang 100 pesos only. Solve na ang mga customer. Siyempre, ako ang nagluluto. Ako ang nag-create ng timpla. Ako na rin ang nagtitimpla ng sabaw. Minurahan ko talaga. Very affordable, sabi pa ni Diwata. Dumaan din si Balbuena sa ilang hamon bago naabot ang tagumpay na construction workers. Umuna siya bago nag-umpisa sa maliit niyang Parisan. Importante kasi malusog ka lang at wala kang inaapakan na tao. Kung ano yung pangarap mo, kung ano yung gusto mo, sundin mo lang. Kung nangarap ka, gawin mo agad, actionan mo, payo ni Balbuena sa mga dumaranas ng pagsubok. Sa ngayon nga ay di matatawaran ang kasikatan nitong si Diwata. Kahit nga ang iba't ibang mga vlogger, siya na ang pinag-uusapan. Kahit nga ang mga Filipino celebrities, nakikipagkulab na rin sa ating Diwata. So sa muli mga kaibigan, sana'y nagustuhan mo ang ating showbiz balitaan. Sa muli, maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik. Mabuhay kayo mga Diwata.